Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Informer. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang dating sundalo na nagngangalang Pete Coslow, na ngayon ay nagtatrabaho na lang bilang isang FBI informant. Matapos matagumpay na ma-infiltrate ang isang Polish crime organization at magbalat kayo bilang isang drug dealer, layunin ni Pete na makakuha ng ebidensya para kasuhan ang boss at drug lord ng crime organization na nagngangalang Ryszard Klimek. Pagkatapos, inayos niya ang isang plano kasama ang kanyang FBI handler na si Special Agent Erica Wilcox upang tambangan si Klimek gamit ang ebidensya ng malaking halaga ng droga na ipupuslit niya sa konsulado ng Poland. Habang ginagawa ang plano, nilagyan si Pete ng isang nakatagong listening device upang malaman ng FBI ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid. Kinabukasan, si Pete at ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Klimek na si Stasek ay agad na kinuha ang droga mula sa konsulado na nakalagay sa hidden bag at agad itong dinala kay Klimek. Sa kabilang banda, si Erica at ang mga tropa ng FBI ay naghahanda na para isagawa ang misyong pag-ambush gaya ng nasa plano. Gayunpaman, biglang nagbago ang plano ni Stasek at sinabing nakahanap na siya ng potensyal na buyer at ibebenta sa kanya ang mga droga. Walang nagawa si Pete para pigilan si Stasek na ibenta ang droga sa ibang tao dahil sa takot na malantad ang kanyang cover. Samantala, nag-aalala si Erica at naghihinala dahil sa mga aksyon ni Pete nang lumihis siya sa kanilang mga plano. Nang oras na makaharap ni Pete ang buyer, agad niyang na-realize na isang undercover na pulis ang lalaki at layunin niyang arestuhin sila. Sinubukan ni Pete na paalisin ang lalaki para hindi siya patayin ni Stasek, ngunit nagalit ang lalaki at ipinakita ang kanyang badge sa lahat, kaya agad siyang pinatay ni Stasek. Narinig ni Erica ang mga putok ng baril at nalamang pinatay ang undercover na pulis, kaya nagpasya siyang i-withdraw ang lahat ng kanyang tropa sa misyon at iwan ng mag-isa si Pete. Pagkatapos, dinala si Pete sa harap ni Klimek, kung saan inakusahan siya nito ng pagsira at paglagay sa peligro ng kanilang organisasyon. Dahil nakapatay siya ng isang pulis, nanganganib na masira ang drug business ni Klimek, at si Pete ang dapat na managot sa pamamagitan ng pagpasok niya sa bilangguan at pagpapatakbo ng kanyang drug business sa loob. Noong una, tumanggi si Pete dahil hindi naman siya ang pumatay sa pulis, ngunit nagbanta si Klimek na papatayin niya ang kanyang asawa at anak kung susuwayin ni Pete ang kanyang mga utos. Sa huli, wala nang nagawa si Pete kundi sundin ang gusto ni Klimek. Samantala, itinapon ni Stasek at ng kanyang mga tauhan ang bangkay ng pulis sa may ilog. Hindi nagtagal, nakipagkita si Pete kay Erica at sa kanyang boss na si Keith Montgomery, kung saan pinaalam sa kanya ni Erica na mananatili pa rin siyang FBI informant sa kulungan upang hulihin ang drug ring ni Klimek. Bilang kapalit, agad na palalayain si Pete kung makakakuha siya ng sapat na impormasyon at ebidensya tungkol sa drug ring ni Klimek. Sobrang naiinis si Pete dahil pati ang FBI ay sumali na rin sa pagtapon sa kanya sa kulungan para lang makakuha ng impormasyon tungkol sa drug network ni Klimek. Ngunit sinabi ni Keith na kailangan niyang isipin ang kanyang pamilya dahil tiyak na hindi siya makakalusot sa nangyari sa undercover na pulis. Sa kabilang banda, si Detective Edward Grenz ng NYPD ay sinimula ng imbestigahan ang pagpatay sa kanyang tauhan na nagpanggap bilang buyer ng droga at naghinalang kagagawan ito ng Polish Mafia. Kalaunan, bumalik si Edward sa pinangyarihan ng krimen at inimbestigahan ang CCTV footage na nagpakita kay Pete sa paligid ng murder scene. Nang makita ito, agad na inutusan ni Edward ang kanyang mga tauhan na alamin kung sino si Pete. Matapos malaman ang tungkol sa background ng ating bida, agad niyang ipinagpalagay na si Pete ang pumatay sa kanyang tauhan. Agad siyang naglabas ng arrest warrant kay Pete para sa pagpatay niya sa isang undercover na pulis habang nasa isa itong misyon. Matapos maaresto si Pete, pumunta si Edward kina Erica at Keith at nalaman na nagtatrabaho na ngayon si Pete bilang isang informant ng FBI. Ipinagpalagay ni Edward na sinadyang ilagay ng FBI si Pete sa bilangguan upang imbestigahan ang isang bagay na may kaugnayan sa pagpatay sa kanyang tauhan. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni na Erica at Keith ang tungkol sa plano nilang hulihin ang drug lord na si Klimek at itinangging alam nila ang tungkol sa pagpatay sa kanyang tauhan. Kaya naman, napagdesisyonan ni Edward na alamin ito ng mag-isa dahil determinado siyang alamin kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Samantala sa loob ng kulungan, agad na sinalubong si Pete ng mga miyembro ng drug network ni Klimek at nangakong tutulungan siya sa pagbenta ng droga sa kulungan.
Gayunpaman, si Pete ay patuloy na binabantayan ng isang prison warden na nagngangalang Bradley, na pinaghihinalaan ang kanyang mga kilos mula nang makapasok siya sa bilangguan. Kinabukasan, nagsimula na si Pete sa pamamahagi ng mga droga sa iba't ibang mga preso sa palihim na paraan upang hindi ito matuklasan ng mga gwardiya. Tila mabilis na tumaas ang benta noong araw na yun, kaya nakakuha sila ng malaking kita. Samantala, binisita ni Edward ang asawa ni Pete na si Sophia upang maghanap ng mga clues tungkol sa kasong kinasasangkutan ni Pete. Kahit iginiit ni Edward na matutulungan niyang makalabas ng bilangguan ang kanyang asawa, mas pinili pa ring huwag magsalita ni Sophia dahil binalaan siya ni Pete na huwag magtiwala sa kahit na sinong pulis. Nang hindi niya mapilit na magkwento si Sophia, ibinigay niya ang kanyang business card at sinabing tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Pagkatapos nito, pumunta si Edward sa bilangguan at sinubukang makipag-usap kay Pete sa pamamagitan ng isa sa mga bilanggo na kanya ring impormante. Samantala sa headquarters ng FBI, inutusan ni Kit si Erica na patayin na si Pete at itigil na ang kanilang misyong hulihin si Klimek dahil ang patuloy na pag-iimbestiga ni Edward ay malaking banta sa career nila sa FBI. Kung malalaman ni Edward na alam nila kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa undercover na pulis, pareho silang nanganganib na makulong. Samantala sa bilangguan, hinarap si Pete ng isang leader ng gang na nagngangalang Phelps na siyang kumokontrol sa kalakaran ng droga sa loob ng bilangguan. Ipinagpalagay ni Phelps na naging mapangahas si Pete sa pagbebenta ng droga sa kanyang teritoryo. Si Phelps kasama ang kanyang mga tauhan, at sa tulong ng tiwaling gwardiya na si Bradley, ay pinahirapan si Pete at balak na patayin siya. Sa huli, ipinagtapat ni Pete na isa siyang FBI undercover informant upang i-uncover ang drug ring ni Klimek sa bilangguan. Matapos marinig ang pag-amin ni Pete, agad na inutusan ni Phelps ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapahirap sa kanya. Pagkatapos, humingi ng tulong si Pete kay Phelps sa pag-iimbestiga sa sinumang sangkot sa drug ring ni Klimek at agad naman siyang sinang-ayunan ng gang leader. Sa kabilang banda, nautusan na ni Erica ang isang preso na patayin si Pete sa loob ng kulungan. Ngunit inasahan na ni Pete na mangyayari ito, kaya lagi siyang may hawak na patalim upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa drug network ni Klimek mula kay Phelps, agad na nakipag-ugnayan si Pete kay Erica upang makalabas na siya sa bilangguan. Gayunpaman, matapos siyang utusan ni Keith na ihinto na ang misyon sa pagtugis kay Klimek at ipapatay si Pete sa loob ng kulungan, hindi tumugon si Erica sa kanyang mga sinabi. Ngayong hindi na siya matutulungan ng FBI, lumapit si Pete kay Edward at isiniwalat ang lahat sa pulis. Tinawagan niya din ang kanyang asawa na si Sophia, at hiniling sa kanyang ibigay kay Edward ang audio recording ng pag-uusap nila ni Erica na nirecord niya bilang backup sa mga komplikasyon tulad nito upang magamit ito ng pulis bilang ebidensya. Matapos malaman ang tungkol sa gulong idinulot ni Pete sa bilangguan at nakikipagtulungan pa siya kay Phelps, inutusan ni Klimek si Stazek at ang kanyang mga tauhan na patayin ang asawa at anak na babae ni Pete. Nang makita ang mga thugs sa harap ng kanyang bahay, agad na tinawagan ni Sophia si Edward para humingi ng tulong. Ikinulong ni Stazek si Sophia at ang kanyang anak sa isang silid, habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagbubuhos ng gasolina sa buong bahay, kung saan plano nilang sunugin sila ng buhay. Subalit matapos makatanggap ng tawag mula kay Sophia, agad na dumating si Edward at nagawang patayin ang mga tauhan ni Stazek. Habang sinusubukang iligtas si Sophia at kanyang anak sa itaas na palapag, nabaril si Edward sa kanyang binti. Nang bumaba si Stazek habang hawak ang anak ni Pete bilang hostage at balak na niyang patayin si Edward, nagawang palayain ni Sophia ang kanyang sarili at agad na binaril si Stazek. Sa huli, pinatay na ni Edward ang kriminal. Lumalabas na hindi lamang si Sophia at kanyang anak ang target dahil inutusan din ni Klimek ang kanyang mga tauhan na patayin si Pete sa bilangguan. Pagkapasok ni Pete sa silid, sinenyasan siya ng isa sa mga tauhan ni Phelps na merong papatay sa kanya. Agad na sumugod si Pete sa kanyang higaan at nalamang nawawala ang kanyang kutsilyo. Hindi nagtagal, inatake si Pete at muntik nang mapatay ng isang Polish gangster, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang talunin ang lalaki. Nang matuklasan ito ng mga gwardiya, agad nilang pinuntirya si Pete. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan si Pete na gamitin si Bradley bilang hostage at gamitin siya bilang shield upang makatakas mula sa mga gwardiya. Pagkatapos, pinatumban niya si Bradley at dinala siya sa tuktok ng tore ng bilangguan, kung saan nakita niya ang maraming tubo at mga gas cylinder, at napagpasyahang doon muna magtago. Hindi nagtagal, pinalibutan ni Keith at ng ilang FBI agent ang bilangguan upang patayin si Pete.
Ilang sandali pa, pumuesto na ang mga tropa at naghanda ng barilin si Pete sa utos ni Keith. Gamit ang kanyang nakaraang karanasan bilang isang US Special Forces sniper, gumawa si Pete ng isang plano para makatakas. Nakipagpalit siya ng damit kay Bradley at inilagay ang tangke ng CO2 sa likod niya. Pagkatapos, ginising niya si Bradley at sinikap na ipamukhang hostage siya ng gwardya, na naging dahilan upang si Bradley ang puntiryahin ng sniper sa halip na siya. Nang magpapaputok na ang sniper, bahagyang nag-iba ng posisyon si Pete kaya hindi tumama ang bala at nabaril ang gas cylinder na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog, dumating na sa police station si Erica. Nang susunduin na ng isang ambulansya ang mga sugatan, alam ni Erica na si Pete ang lalaking nakasuot ng damit ng gwardya, kaya agad siyang sumakay sa parehong ambulansya. Lumalabas na gustong tulungan ni Erica si Pete at palihim na iniabot ang isang baril sa kanya, para ma-hostage niya ang lahat ng nasa ambulansya at magkunwaring sinaktan si Erica. Pagkatapos silang pababain at makuha ang isang sulat mula kay Erica, agad na siyang tumakas. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Erica kay Keith Montgomery sa isang ferry, kung saan inamin niyang alam niya ang kinaroroonan ni Pete. Hayagang inutusan ni Keith si Erica na patayin na si Pete, ngunit nabunyag na isa lang pala itong setup dahil merong suot na mga wire si Erica, at alam na ng NYPD ang tungkol sa mga tiwaling gawain ni Keith, at inaresto na siya. Sa huling eksena, gustong makipagkita ni Pete sa kanyang pamilya, ngunit nang mapansin siya ni Erica, sinenyasan siya nito na maraming undercover agent sa paligid. Hindi nagtagal, lumapit si Edward sa kanya at ibinigay ang peking passport mula kay Erica. Pinaalam nila sa kanya na kailangan niya munang maglay low hanggang sa kumalma na ang mga bagay. Sa katapusan, tumingin siya sa kanyang asawa sa huling pagkakataon bago muling bumalik sa pagtatago, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.